Del is in. Ah, kamusta mga ka-ride? Good morning. Fourth day of ride natin ngayon sa ating plus one ride, multi-day ride. Ang ride natin ngayon ay going tayo sa Old Highest Point, Atok, Benguet. Time check natin ay 7 a.m. na. Dito tayo nag-umpisa sa Delis Inn, Baguio City. Okay mga ka-ride. Okay. Pa-check na tayo. Ito yung Bernheim Park. Kasama tayo. Ang mga ka-ride, oh, ganda doon, no? Ang daming ano, mga building sa bundok. Diyan tayo, turn right sa La Trinidad Rotary Farm. Dito tayo. Ayun, ang ganda ng mga bahay doon, no? Dito tayo mga ka-ride, dagaan sa Welcome to La Trinidad. Ayan mga ka-ride, nandito tayo ngayon sa Colors of Estobosa, La Trinidad, Benguet. Nag-stop over muna tayo dito, tinuro ni na Kuya Carl. Maganda pala dito. Ito yung view mga ka-ride. Just like a TV show. Okay mga ka-ride, picture taking lang and then ride out na. Ayan. Ayan yan. Colors of Estobosa. Kilometer check natin mga ka-ride ay 5 kilometers na from Delis Inn. As per sa mapa, 50 kilometers from Baguio Town Proper hanggang sa makarating ng Old Highest Point sa Atok. Layo-layo pa mga ka-ride. Ang next na destination natin mga ka-ride ay yung Strawberry Farm. 3 kilometers from dun sa arko ng La Trinidad. Try natin kung makapag-stopover pa tayo kasi naghahabol ng oras, baka abutin ng gabi. Abutin tayo ng magdilim sa Atok. Kakalawa tayo mga ka-ride, Strawberry Farm. Yan, to Strawberry Farm mga ka-ride. Ang mga ka-ride, oh. Taniman ng gulay. Nasa right side natin. Yan na mga ka-ride. Nandito na tayo sa Strawberry Farm. Ito. Ayan. Okay, ganun ulit. Picture taking and then ride out. Sarapan natin mga ka-ride, Benguet Provincial Capital. Ayan. Kahon time, 10% gradient. Kanan after noong provincial capital ng Benguet. 11
dito mga karayto. Mayroon dito magandang spot oh. Yun, nandun no. Dito yung mga karayto, ang ganda oh. After 13 kilometers, lusong naman. Kanina, mahaba yung ahon. May maximum of 12% gradient. Ito nilulusong namin, 10%. Six kilometers pa mga karay bago makarating sa Atok. Layo pa, puro ahon pa. Ay pagod na, ang haba na ahon nandito mga karay. Naglalaro sa 8 hanggang 12% gradient yung mga ahuna. Sa ngayon, tignan pa natin habang lumalayo kung may mga mas matarik na ahuna. Ah, 8% gradient. Nakaka 17.8 kilometers pa kami mga karay from Delis Inn, Baguio City. Ayos mga ka-ride. Sa part na to, 4% gradient lang. Ayan, 3 pa nga. 3% gradient. Nag-gradual dito. May recovery pa tayo dito. Maganda dito sa papunta na ang old highest point mga ka-ride. Dito sa right side ko, ayan dyan. Ang dami mo makikita magagandang view or bundok. Maganda na ang itsura nya. Ayan, tumataas na naman. 50s lang. Malayo pa. Wow! Pine tree. Pine tree. Sa likod dyan ang gandang bundok mga karay. Woo. Yes. Relax, relax. Maaraw na mga karayd. Temp check natin ay 34 degrees Celsius. Maaraw siya. Mainit. Pero pagka yung umiihit yung hangin, ang lamig. Time check natin, 9:37. May mga part din pala na lusaw. Kala ko puro ahon na lang eh. Kasi pa paano nakakapag recover. Dati mama. Hinahanap na yung taas. Hinahanap ko na. Hindi ko pa matagpuan. Ang haba naman kasi. Ang ganda na spot ito mga karayd. Nakaka 21.03 na tayo. 21 kilometers? Opo.
doon. Mga kareg. Ang ganda siya din yan. Tublay. Yan pala. Nakakatako pala dito mga kareg. Ay. Tublay, Benguet. Ayan mga ka-ride, welcome to Atok, Benguet. Pero wala pa tayo sa highest point. Ayan tayo. Kilometer check natin ay 22.9 kilometers. Time check natin ay 10.20 na. Ang ganda naman dito. Ayan. Picture taking muna tayo mga ka-ride. Ayan, ganda ng video. Okay, you're taking and then ride out na ulit. Musong uli. Up there dun sa marker ng Atok. Pagkapos ito, sigurado. Ahon na naman. Sana namang magandang spot ang nakita ko. Nakita yung napapatigil kapag nakakita tayo ng magandang view. Sayang kasi minsan na tayo makapunta rito. Lubos-lubosin na natin. Mahaba-haba din yung lusong na to mga ka-ride. Mahabang aunan din ito pabalik. Kilometer check natin ay 26.46 kilometers. Almost nakakalahati pa lang tayo. Yan ang haba. Ang dating pala mga ka-ride, mahon kami kanina and then lusong naman ngayon. Tumawid kami ng isang bundok. Akala ko nung una aahon ka lang ng aahon hanggang sa makarating ka doon sa old highest point. Atok Arabica. Decent na naman. 9% gradient. Ingat lang tayo mga ka-ride. Marami tayong kasalubong na mga truck at saka nakakasabay na mga truck. May mga sharp curve din. Yung parang sa sungay, ganun. Kaya ingat tayo gaya nito. Yan. Aho na naman. Nagpakasarap. Kaya ngayon, papakahirap na naman tayo sa ahon. Ahon na naman. Tatawid na naman siguro kami ng bundok. Ang bundok kaya ang tatawirin namin bago makarating sa old highest point. Kapunta kami. Kapod, galing pa kami ng Lion's Head sa Canon Road. 8 kilometers yon from Baguio City. May pabigla, di ba? Ayan mga ka-ride, oh. Ang daming Spider-Man sa pader, oh. Pinaayos nila yung bundok para iwas landslide. Kanina may nadaan na kami landslide. Ayan na. Stop po. Oh, thank you po. Magilid-gilid lang tayo. Ayan mga Spider-Man, oh. Spider-Man! Spider-Man po. Thank you po. Salute sa inyo mga kuya. Teka, nakakabunin namin, no? Hey,
Welcome to Barangay Tokdak. Ayan mga ka-ride, nakakita kami ng tindahan ng saging. Break time muna. Palaspag na naman. Nakakita ng saging, stop daw kami. Mga ka-ride, kakain muna kami ng saging. Pagod na. Okay, ride out na. Last 23 kilometers pa mga ka-ride. Tapos na tayo kumain ng saging. Tingnan na naman. Break time. Kakapagod na. 23 kilometers pa. Siguro mga 3 oras pa siguro yan. Bagal namin, no? 8-8 lang. Ganda ng view. Puro bundok na nakikita namin. Tsaka pine tree. Ayan. Ahon. Yan na mga nakikita namin dito. Lusong time na naman kami ngayon mga karay. Go, kami ng galing, no? Ayun, doon tayo ng galing mahal, no? Ayan, ayun, ayun, may truck doon, no? Ganda dyan, no? May mga tindahan naman kung nagugutom na, sana uubusan na ng tubig, may mabibili naman mga karay, kaya no worry. Matarik na naman ang ahon na to. Hindi naman ganun katarik. 8%, akala ko lang pala. Wikat na naman ng araw. Nice road lang. Road bike. Lastagan din. Lastag na naman. 11% gradient. Grabe. Ang haba. Ayun na. 13. Kaya pala ang kunat. 13. Aray ko, aray ko. Katorse. Ubus ang gearing ko ha. Haba naman ang katorse na to. Ayan, nag-16 pa nga. Tapos may mga truck. 16. Ang bihira na yan. Ayan naman pala ang kunat-kunat. 16% ang maximum niya. Grabe. Mga ka-ride, ang elevation namin ngayon ay 1,721. Taas na nang kinilalagyan namin ngayon. Sana wag umulan. Tama na yung ganyan. Mahirap na naulan. Zero visibility. Walang ilaw. Ang kalye. Tapos didilim pa dito. Last 20 kilometers mga karay. Nandito tayo. All highest point. Medyo malambot na yung padyakan dito. 4% gradient. Sana ganito na lang. Parang hindi naman masyadong nakakapagod. Medyo matag-im. Ayan. Grabe. Sana uulan. Yan mga ka-ride, medyo nagkakaroon na ng fog sa banda ron. Parang umakit na umakit ng fog ah.
8%, ang punat na naman 9%. Ayun na mga ka-ride, inaabot na kami ng fog, almost 18 kilometers pa mga ka-ride bago makarating sa old highest point. Basta huwag lang uulan, okay na yan. 10% gradient. Yeah, rolling. Lusong dito. Tapos ako naman doon, sa kabila, doon. Tignan niya mga ka-ride, yung pader na to. Punong-punong siya ng lumot. Dahil yan sa laging may pag dito sa atok. Ano? Sabihin, laging basa dito. Lalo na yung pader na yan. Ang haba ng ano, lumot. Ang labig na dito mga ka-ride. Pagi na. Ayan o. Wala na. Wala ka na makikita ang magandang view ng bundok doon sa baba. Natakdo ba na siya ng fog? Hanggang dito. Ayan o. Kailangan makarating na tayo doon sa highest point. 14A. 14 kilometers na lang kaya yun. Sana. Ayan ay o. Malapit na mag zero visibility. Galing oh. Umaakyat yung fog oh. Time check natin mga ka-ride ay 12:14 PM na, tanghalian na, pero medyo madilim dito. Lusong na naman, wala pa tayo sa old highest point, ibig sabihin aahon na naman tayo mamaya. Mahaba na naman itong nilulusong natin. Sabihin yan mga ka-ride, may kinawid na naman tayong bundok. Nari sa taas. Tapos lumaba na naman. Bakit na naman tayo mamaya. Yun oh, napapakita na ulit yung mga bundok oh. Lusong pa rin tayo. Last 14 kilometers na lang mga ka-ride. Nandun na tayo sa old highest point. Atok Benguet. May mga napapansin ako dito mga ka-ride na terraces. Pero hindi naman rice terraces. Siguro taniman lang nila ng gulay. Mga ka-ride oh. Terraces oh. Tumpa. Mga terraces. Stop muna tayo mga ka-ride. Pinatigil tayo ni Kuya. Ayun. Naka one way pala to. Hintayin natin yung signal ni Kuya na pwede na. Nagraradyohan sila. Ano meron doon Kuya? Ano po yun? Ah, may nag-i-spalto. Ayun. May nag-i-spalto daw. Pwede na pa. Ayun, pwede na daw. Thank you po Kuya. Thank you.
may nag-i-spark pala. Sabi ni kuya, may naglalakad. Yung pala may nag-i-spark. Back to saddle. Zero visibility na naman dito. Tapos ito, may nalaglag na malaking bato galing sa taas. Yan o. Ingat lang. Lamig. Nagbukas na kami ng headlight at taillight kasi nagsisiro visibility, and then dumidilim yung paligid para for safety natin. Madali tayo makikita ng mga sasakyan. Dami pa rin palang dumadaan ng mga sasakyan dito. Lumot na yung bundok ko. Ayun o. Ahon pa doon. Ayan. Ahon pa more. Puro lumot ang ano, bundok. No choice. No choice. Diyan ka ahon. Si Rose bike. Tabi ka ng konti. May mga bagsak na tubig galing doon, no? Biyak na bundok, oh. One way uli. May nag-asphalt uli. Doon na yan. May nag-asphalt, oh. Ito yung beauty to. As per sa mapa, last 9.7 kilometers. Nandun na tayo sa old highest point. Okay mga ride. Ayan, ride out na. Idol, thank you! Ayan, ahon tayo dito. Ayan, nag-asphalto. Gilid-gilid lang. Maiksi lang. Pero medyo matarik. Oh. Okay. Meron pa doon sa kabila. Meron pa. Di pa tapos. Ako, ang tarik naman ito. Mahaba lang. Buti dito tayo sa outer lane, pinapadaan. Hi, thank you. Ay, grabe. Nakaka-stress yun, ha. 10% maximum. Tapos kailangan nando ka na sa gilid-gilid, may mga kasunod ka mga sasakyan. Wala na siguro. Okay, di pa tapos. Ay, oh, waterfall to. Waterfall. Yan. Kung mainit, saka paligo na tayo dyan. Ay, hindi yan, layo na. Mas mataas tayo dun, eh. Tayo nasa mataas tayo.
malungkot ang daan dito. Tapos may mga traces pa ng landslide, oh. Ayan. Matagal sa likod. Doon. Road pala to sa landslide. Ingat tayo mga friend. Kasi na pa yung trail. Pagi pa rin mga karahin. Wala na tayong chance na makita yung mga magaganda view ng bundok dito. Yan, wala na. Yan mga karahin. Ganda. Tapos ayun yata dinoanan natin, oh. Ayan, oh, may daan. Yung kalsada na yan, oh. Siguro yun nga dinanan namin mga karahin. Yung mga kalsada dyan. Baka mapitawan mo yung GoPro mo, ha? Ride out na! Last 7 kilometers. Nandun na tayo sa old highest point. As per yun sa mapa, ha? Pero may mga nakikita kami dito, mga bato. Ang nakalagay ay 5 kilometers ba nakita mo? Yung 5 kilometers naman nakalagay. So, tignan natin. Ang totoo doon, malayo pa. Kailangan pa natin tiisin yun. Ayan yung half tunnel, oh. Halsema half tunnel. Ito pala yun, oh. Yung mga nakikita ko sa ibang video. Ayos. Ganda dito. Last 4.3 kilometers mga karay. Ahon pa. Ayan. Siguro puro ahon na to. Kasi papunta na siguro tayo ng ano, old highest point. Kalulusong pa lang namin kasi hindi sa kapila na lang. Tapos pagdigo, ahon na. Konting-tis na lang mga ka-ride. Konting-konti na lang. Konti na tayo. 297 plus 2 is... Ayun yung nakasulat sa pato. Natin. 10% gradient mga ka-ride. Woo! Four. Okay na lang, eh. Maahon pa na malo. Maganit-ganit. Yeah. 9% gradient. 9%. Oh, kilometer check natin, oh. 50 kilometers. 10%. Ay, grabe. Ah, ang tagal. Ang tagal mo. Matapos ka na. 12. Woo. 14. Ah. Tara. Ang hirap-hirap. 14% gradient. Ah. Lusong na naman. Parang mayroon na namang ahon to. Atok 1 kilometer. Ay, yung bugyas, oh. 36 kilometers pa. Picture taking lang tayo sa gitna. Yan. 1 kilometer na lang daw papuntang Atok. Mga ka-ride, 1 kilometer na lang daw papunta dun sa Atok. Picture taking. Atok, Barangay Paday, Benguet. Ito yung tindahan. Bili tayong tubig. Dito. Bili tayong tubig.
Oo, bibili tayong tubig. Ito. Hanap tayo ng tubig. Tubig, pabili po ang tubig. Ubos na tubig namin. Pabili ang tubig. Last 2.4 kilometers. Water break muna, bili muna tayo ng tubig. Naubusan na kami ng tubig ni Rose Bike. Buti na lang, may mga establishment dito. Ayan. May mabibilihan pa rin pala tayo dito na tubig. Ride out na. Tapos na bumili si Rose Bike ng tubig. Pabili rin ng Pukari. Buti na lang, may mga tindahan dito. Konti. Water break. Then, ride out na. Woo! Ayos, pumatag. Yes, mga ka-ride. Pumatag. Lumambot ang padyahan dito, mga ka-ride. Last 1.5. Last 1.5 na, pumatag na. Sana tuloy-tuloy na ito, mga ka-ride. Hanggang sa matapos. Woo! Pintisa lang, Rose Bike. Nandito na tayo. Last 1.2. 2 minutes na lang daw, sabi ni Mapa. Tignan natin. Baluan ng padyakan. Patag siya ngayon, mga karay. Nakasiro gradient siya. Video, video. Okay. 800 meters. 1 minute na lang daw. Si Kuya Carlo. Kanina pa siguro naghihintay sa amin yun. Diretso na si Kuya Carlo. Napakalakas, parang hindi nagpapahinga. Yan. Ha? Ha? Kuya Carl, huwag kang uuwi. Yan mga ka-ride, ito na si Kuya Carl. Malapit na matapos. Ito yung magandang view. Grabe si Kuya Carl. Nasa 1:30 PM daw, naandito na. Samantalang ang oras na ay almost 3 PM na. 2:51. Yan. Ayan, mga ka-ride. Unlock na natin. Old highest point. Elevation niya, as per dito sa aking Garmin, 213. Tapos kilometer tick natin ay 53.45. Ayun, yung ano, sign ng highest point. Picture taking daw tayo dito. Highest point, Philippine Highway System. Elevation 7,400 feet. Ah, kamusta mga ka-ride? Nandito na kami, na-unlock na namin ni Rose Bike yung old highest point. Ang new highest point ay nandun sa Tinok. Tama Kuya Carlo? New highest point. Yun yung new highest point nasa Tinok. 53 kilometers from Baguio City. Ah, napakaraming ahon. Yun. Gusto ko i-congratulate si Kuya Carlo, the happy biker, na natapos niya yung last segment ng kanyang Philippine Loop Adventure Tour. Ito si Kuya Carl. Kuya Carl, congratulations and maraming salamat at nakasama ako sa iyong last segment ng Philippine Loop mo.
Maraming salamat din na Mario at ayun, nakasama kayo at ito na lang yung kulang ko eh. Oo. All the highest point, mas pinili ko yung all the highest point kasi madali-dali. Oo nga naman. Para matapos, para tapos ko na yung Philippine Loop Adventure Tour, makakapag-submit na ako ng mga requirements. Requirements para mabigyan ako ng after makita kung ayos naman, ma-issue ng certificate na Philippine Looper. Na completion mo yung ano. Kaya, Kuya Carl, congratulations and then maraming salamat at sa plus one ride ko, ikaw sumama. Thank you, thank you. Yung plus one ride ko, Baguio lang yon mga ka-ride. So, in-invite ko si Kuya Carl na sumama. Sabi ko, kung hindi siya sasama, tatanungin ko na lang siya natatanungin kung ano yung ruta. And then, nung malapit na yung day, nag-PM na siya sa akin, sasama na rin siya sa akin. Ngayon, dahil sa sumama siya sa akin, ang kapalit nun na para naman sa kanya, pasasalamat ko sa kanya, sasamahan ko naman siya dito sa Old Highest Point. Okay mga ka-ride, ito yung aming Old Highest Point adventure ni Rose Bike. Hoy, ano? Anong balita sa'yo? Ayan, unlock, Baguio unlock, Lion's Head unlock, and then itong Old Highest Point, unlock na ni Rose Bike. Ganon din ako dahil pare-parehas kaming first timer dito. Okay mga ka-ride, dito ko na lang tatapos itong video ko ito. Sana magustuhan nyo. Please support my YouTube channel and FB page, Oriam Ride. Ingat palagi, enjoy the ride, and God bless. Bye-bye! Mga ka-ride, tiki tayo ng sticker dito. Ito pala yung view deck ng Old Highest Point. Itinuro sa amin ni Kuya Carl. Tingnan natin. Ayan o, may waterfalls din doon o. Kala ko dyan tayo lumaan. Papabot ng regard ang Ahon Hunter leaders na si Peter Chong or si Kuya Onyok namin. Regards daw sa'yo. Yan. Salamat! Maraming salamat! Regards din sa inyo. Shout out Ahon Hunters, Kuya Onyok! Thank you sa mga advice. Natapos namin itong Old Highest Point and then yung ride namin sa Baguio. Salamat sa mga practice at saka training natin. Then shout out din kay Rideout PH, bro. Maraming salamat doon sa invite mo sa akin sa yung Calabarzon Loop. Magandang practice yung nagawa ko doon na reverse Caibiang Loop. Nakamalaking tulong sa akin yung dito. And then shout out din sa mga ka-team ko na Spin Brothers. Next time, sama-sama tayo pumunta dito. Okay.